Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang banal na ngalan ng mahal na birhen. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, habang ang iyong anak nasa dambanang krus na banal, niloob niyang tanghalin si Mariyang Birheng Mahal bilang ina naming lahat ayon sa kaniyang kapasyahan, ipagkaloob mong kaming napapaampon sa kaniyang pagsanggalang ay madulutan ng lakas ng loob sa pagtawag sa kaniyang ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manalig kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-iingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasadik kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang iyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalansala ang lahat ng kasulatan ng laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan.
Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalik, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalag. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurit ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo na po ang lahat. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinatawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kaniyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo at si Simon ang makabayan. Si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kaniya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipos siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating Ebanghelyo sa araw na ito kung paano tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ang humirang ng 12 apostol na tinatawag niyang mga alagad, kinalauna na kilala sa 12 apostol, ang tumawag sa kanila, walang iba, kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyo pong mapapansin, simple lamang ang mga pinagmulan ng 12 apostol. Hindi sila mga sikat, wala silang mga dugong ng pagiging hari. Hindi rin sila mayayaman sa lipunan. Masasabi nating napaka-ordinaryong tao nilang lahat. Sila ay mga simpleng mamamayan na naghahanap buhay. Ang karamihan nga sa kanila ay pangingisda ang ikinabubuhay. Bagamat simple lang ang kanilang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus. Kinaawaan at kinahabagan sa kabila ng kanilang kasalanan at mga pagkukulang. Nagbalik-loob din sila sa Diyos at pinili nilang ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod. Pinili nilang ituwid ang kanilang mga madalim na nakaraan. Kaya hindi rin naging madali ang kanilang mga buhay. Dahil pagkatapos ng kamatayan ni Jesus na Nazareno, ay naranasan nila ang magmisyon sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. Naranasan nilang mapagtabuyan, kutyain at hindi tanggapin ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay namatay bilang mga martir. Ibinuwis nila ang kanilang buhay sa ngalan ng pag-ibig, pananampalataya, at misyong ipagpatuloy ang nasimulan ni Jesus Nazareno. Dito mapapansin natin na ang misyon galing kay Jesus Nazareno. Sa kanya nagmula ang gawain upang iligtas ang bawat isa sa atin. Kaya tayo pong lahat ay nakikibahagi lamang sa gawaing ito ng Diyos. Mission flows from the heart of God. Ang mission po ay bumubukal at umaagos sa puso ng Diyos. Noong likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay taglay na niya ang pagiging isang misyonerong Panginoon. Hindi pa tayo nagmimisyon, ay nagmimisyon na ang ating Panginoong Diyos. Ano po ang matututunan natin sa ating Ebanghelyo? 2 mahalagang punto. Una, pagtugon. Kaya po tayo naririto sa mga oras at sandaling ito
dahil tayo ay tumutugon sa paanyaya ng Panginoon. Tayo ay mga pinili ng Diyos dahil mahal niya tayo at gusto niya tayong mapaginhawa at mailigtas. At ang pagpunta natin dito ay ang pagtugon natin sa awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga po ang debosyon ay isang paraan ng ating pagtugon sa pagmamahal ng Panginoon. Lahat tayo tinawag. Lahat tayo inanyayahan ng Diyos. Subalit, hindi lahat ay tumugon. Kung mapapalad tayo dahil tayo ay tumugon sa mapagmahal na paanyaya ng Diyos, dapat ipagpatuloy natin ito, hindi lamang sa loob ng simbahan, maging sa labas ng simbahan, sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating mga hanap buhay, sa loob ng ating komunidad. Dapat patuloy ang ating pagtugon na tayong lahat maging mabuting tao, na tayong lahat matuto sa pagmamahal na ipinamalas ni Jesus Nazareno. At ikalawa, pagmimisyon. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang iyong misyon sa buhay? Tayong lahat ay hindi lang basta tunawag, hindi lang basta tumutugon, hindi lang tayo basta nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, tayong lahat ay kumikilos sa pamamagitan ng pagmimisyon. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang ipagpatuloy ang kaniyang napasimulan, upang ipamalita sa buong mundo ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kaya't huwag po nating pagdududahan ang ating mga sarili, anumang katayuan at estado ng ating buhay. Mahalaga sa Panginoon, pwede kang maging instrumento ng kaniyang pagmamahal at pagpapahayag ng mabuting balita. Basta ang mahalaga, ibigay mo at ialay ang sarili sa Diyos at maglaan ng oras at panahon upang makinig at sundin ang kautusan at kalooban ni Jesus Nazareno. Kaya nga po sa banal na Eukaristiya na ating ipinagdiriwang at inihahandog sa Diyos, itinataas natin ang ating mga puso at isipan upang pagnilayan ang bawat salita at kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya't sa araw na ito, tayo pong lahat ay inaanyayahan upang tumugon at upang magmisyon. Naway sa pamamagitan ng ating tapat na paglilingkod, tayo ay maging marapat gumanap sa kanyang piging at sa kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kaniyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo
Naway umaki sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas, naway gabayan ng ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap na maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin na ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunuan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal
ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, so kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Sabe.